babawasan, hindi lang $1, $5 hindi rin, $50 ang nababawas sa akin, guys, every day. So, ang revenue ko kasi, naka, umabot na po ka tayo ng, as in, halimbawa, $500. Halimbawa lang ah, $500 yung revenue ko. It's Saturday time. Time o'clock is 10:30 in the morning. So ngayon po, gusto ko pong pag-usapan natin tungkol sa revenue natin. Bakit kaya nagde-decrease yung revenue natin? Alam nyo guys, mula nung na-monetize po ako, bigla pong tumaas yung revenue natin, as in tumaas siya ng bonggang-bongga. Pero in the meanwhile, nung nakaraang linggo po guys, i-share ko po sa inyo yung sa channel ko, kasi po bigla po siyang nag-decrease, as in nag-decrease ng half revenue. So nag-worry po ako araw-araw, kasi guys, as in nababawasan siya, not totally. Yung bawas talaga niya guys is ang laki ng naibabawas niya everyday. Kahit nag-a-upload po ako, updated po ako sa lahat ng pag-a-upload. Lagi po akong active sa panunood ng ibang channel. At lagi din po akong sumusubaybay ba. Pero ngayong nakaraang linggo po, doon ko lang po na talagang nalaman sa aking YouTube creator na bumaba pa talaga yung revenue natin, as in bumaba. Kaya sad ako na nag-worry, bakit kaya bumaba yung ating revenue? Nag-decrease siya ng half in the revenue na kuha ko po sa channel ko. Kaya guys, kung may alam po kayo kung paano po masolusyunan itong problema ko, kasi po yung revenue ko talaga guys, as in bumaba. Everyday siyang bumababa, hindi talaga siya tumataas, as in kahit 1% lang, hindi. Bumababa siya ng 50%. Tapos, hindi ko pa po natatanggap yung Google Pay. On the way pa lang po, kasi nag-email po yung Google AdSense sa akin last 3 weeks ago na. Kaso hindi po dito pinadala sa pinagtatrabahoan ko, kasi nasa OFW po tayo guys, diba? Yung Google AdSense ko, pinadala ko, in-address ko sa Pinas, sa bahay namin. So, 3 weeks na po, wala pa pong, hindi pa po siya nakakarating. So, naghihintay pa ako ng maigit isang linggo pa. Kasi 3 weeks, di ba sabi nila 2 weeks until 4 weeks matatanggap mo yung PIN. So, until now, yung Google AdSense natin, on the way pa. Pero, yung revenue natin, as in, hindi pa nga natatanggap yung PIN, yung revenue natin, guys. Sad. Kasi, 100%, 50% yung nakaltas. So, habang hinihintay ko yung days na paparating yung Google AdSense natin, nagiging
nagde-decrease yung revenue natin. So guys, kung alam nyo po kung paano mas ma-resolve yung aking pag-worry, paki-PM na lang po sa akin kung paano po, kasi hindi ko talaga alam. As in, everyday ko siya chine-check, everyday ko rin chine-check yung YouTube creator ko, tapos di pa sa Chrome natin, sa monetization, sa channel. Pero sa Chrome monetization channel ko is yung revenue ko dati, as in ganun pa rin, nag-i-increase siya. Hindi siya pantay. Hindi pantay sa YouTube creator ko yung revenue ko doon sa Google AdSense sa YouTube creator. So guys, nakaka-confuse. Alin ba yung dapat nating pagtuunan ng pansin, yung nasa YouTube creator ba o sa Google AdSense or sa channel natin, di ba? Kasi yung Google AdSense ko, andun pa yung revenue ko dati pa rin. Hindi siya nagbabawas, hindi siya ano, hindi siya tumataas. Nandun pa rin yung fast, kasi naka-hold pa yung revenue natin, guys, di ba? Tapos, chinik ko yung Chrome ko, yung Google Ads, yung sa channel ko, pumunta ako sa revenue report, sa analytics. Yung analytics ko, nag-i-increase siya, tumataas siya, nag-aano siya, tumataas. So, yung revenue ko doon, ganun pa rin. Hindi siya bawas, tumaas siya ng 1%. Pero, dun sa YouTube creator natin, 'di ba? Doon tayo ano, gumagawa ng thumbnail. So, habang binubuksan ko yung YouTube creator ko kasi gumagawa ko ng thumbnail kahapon kasi hindi ko talaga sinisilip yung YouTube creator ko kasi parang nawawalan ako ng pag-asa doon. Bakit kaya yung nababawasan lagi, as in everyday nababawasan, hindi lang $1. $5 hindi rin. $50 ang nababawas sa akin, guys, every day. So, ang revenue ko kasi, umabot na po ka tayo ng, as in, halimbawa, $500. Halimbawa lang ah, $500 yung revenue ko. Yung one day, ang nabawas sa akin is $36. Mantakin nyo guys, $36, ang laki na nun. Tapos yung pangalawa is $24. Kasi isang linggo yan, isang linggo na talagang everyday nagkalta siya. Tapos nung nakarang araw is $7. So malaki na, i-compute natin yung 36, 24, $7 is malaki na, di ba? Tapos nung nakarang araw is $36 na naman. So apat na araw na guys ha, apat na araw. Tapos kahapon, as in kahapon, ang nabawas natin is $6. So, $34. So, mahigit $50 na guys, di ba? Mahigit na, as in, mahigit na. Hindi lang $54. Tapos, kagabi na naman, kasi nag-upload po tayo ng ano, yung kumain ako ng chicken curry bao. So, gumawa ako ng thumbnail. Pinalitan ko yung thumbnail guys, kasi pumunta ako sa YouTube creator. Doon ko talaga napansin na ang nabawas guys, as in nabawas, sa 4 days na nabawas, ganon siya kalaki, $100. As in, $124 ang nabawas. So, nakakapagtaka. Sa YouTube creator ko, ang laki ng bawas is in $300 ang nabawas. Pero, pumunta ako sa channel ko, as in sa my channel, sa Chrome. Binuksan ko yung Chrome ko, pumunta ako ng my channel, sa analytics ko. Is pantay pa rin, ganun pa rin yung Google Ads, yung revenue natin guys, hindi talaga siya nakaltas. As in, hindi pantay yung analytics sa YouTube creator at saka sa Chrome natin. So guys, alin ba yung dapat ting paniwalaan, kasi hindi talaga nagli-level yung ano nila eh, yung analytics. Kung alam niyo po, pwede pong
pakitulungan na lang po ako guys kasi laki talaga ng ano yung parang nawawalan ako ng pag-asa. Yung be nako-confuse ka na ba alin ba yung totoo na ano pag tumingin tayo sa kabila hindi siya magpantay. So nawawalan talaga ako ng pag-asa. Kasi po, 'di ba? Kagaya natin po na ano, YouTuber? Nakagaya ko na nagkakaroon na po ng hanap buhay dito sa YouTube. So para ma-inspire po tayo, 'di ba, sa paggawa ng mga pag-upload natin ng mga videos natin, panunood sa ibang channel, ma-inspire po tayo. Kasi po, araw-araw po na nakikitaan natin na gumaganda po yung analytic natin. Yung nga po nangyayari, parang, ewan ko ba guys, kung anong nangyayari, hindi ko alam kung sa cellphone ko ba na hindi naka-update, pero okay naman yung cellphone ko, wala namang problema. So ang ginawa ko kagabi guys is dinilit ko talaga, uninstall ko yung YouTube creator ko kasi nababad. Na parang nawawalan ako ng pag-asa doon. So dinilit ko siya kagabi. Hindi ko alam kung anong nangyari, mamaya try ko pa rin na install kasi kailangan ko yung YouTube creator kasi doon po tayo gumagawa ng thumbnail po thumbnail natin, 'di ba? So guys, pakitulungan naman po ako kasi nagwo-worry din ako kung sino pa yung nakakaalam, yung mga nakakaalam talaga, patulungan naman po ako. Or mabigyan ako ng advice ba kung ano yung dapat kong gawin, or may dapat ba akong baguhin or tingnan dito sa aking channel na hindi ko pa na ano lahat yung mga requirements na dapat gawin. Kasi hindi ko talaga alam kasi baguhan lang po din ako guys. So kung sino pa yung tumagal na po sa industriya natin, patulungan naman po yung mga small YouTuber na kagaya ko guys, oh. Kasi nag-worry din ako. Hindi naman ako nag-worry sa ano, kaso nga lang po, di ba po, nagsimula na po tayo sa ganitong hanap buhay. So, nagiging, hindi naman po sa pagmamalaki, sa mga kinikita natin dito, kaya nga po tayo nag-upload, naging masipag. Kasi po, 'di ba, may benefits tayo nakukuha. Hindi lang po yung benefits, yung inaano natin yung sarili natin na nagiging ano ba tawag doon? dinilit ko siya kagabi. Hindi ko alam kung anong nangyari, mamaya try ko pa rin na install kasi kailangan ko yung YouTube creator kasi doon po tayo gumagawa ng thumbnail po thumbnail natin, 'di ba? So guys, pakitulungan naman po ako kasi nagwo-worry din ako kung sino pa yung nakakaalam, yung mga nakakaalam talaga, patulungan naman po ako. Or mabigyan ako ng advice ba kung ano yung dapat kong gawin, or may dapat ba akong baguhin, or tingnan dito sa aking channel na hindi ko pa na ano lahat yung mga requirements na dapat gawin. Kasi hindi ko talaga alam kasi baguhan lang po din ako guys. So kung sino pa yung tumagal na po sa industriya natin,
Patulungan naman po yung mga small YouTube na kagaya ko, guys, oh. Kasi nag-worry din ako. Hindi naman ako nag-worry sa ano, kaso nga lang po, di ba po, nagsimula na po tayo sa ganitong sa ganitong hanap buhay. So, nagiging, hindi naman po sa pagmamalaki, sa mga kinikita natin dito, kaya nga po tayo nag-a-upload, naging masipag. Kasi po, di ba, may benefits tayo nakukuha. Hindi lang po yung benefits. Yung inaano natin yung sarili natin na nagiging, ano ba, tawag doon? yung kaalaman ba natin na binabahagi natin sa ibang tao yung tungkol about ourselves, hindi lang sa atin, yung ano yung ginagawa natin araw-araw, yung sinishare natin. Hindi lang po yung ano po yun, tawag doon? inspiring po tayo sa lahat ng ginagawa po natin, di po ba? So, guys, let me help. Help naman po sa mga kagaya ko na nangangailangan ng suporta, na kung sino po yung nakakaalam about sa decreasing or increasing revenue, ba tayo nababawasan or nakakaltasan na hindi po natin alam, na sa kagaya ko po na YouTuber na kumikita pero hindi po natin nalalaman na or hindi po natin na-check yung ating analistic kung yung ating revenue ba ay tumataas or bumababa. So guys, para sa akin po, lagi niyo pong tignan kung ano po yung pagkakaiba sa creator studio at saka sa channel natin sa Chrome, kasi po yung analytic talaga hindi talaga siya pantay. So thank you guys sa aking pagbabahagi tungkol sa aking problema. Sana po kung sino po yung nakakaalam sa inyo, patulungan na lang po ako. Pa-PM na lang po sa akin kung ano yung dapat kong gawin or may dapat ba akong gawin sa aking creator na hindi siya sumasabay sa Chrome ko, na hindi siya pantay talaga. So thank you nang marami sa pagbabahagi. Hope po na masolusyunan po. Ay, one thing po guys, kasi po nung nakarang araw po nag-email po ako sa YouTube creator team. So, ang ginawa ko po, mula nung one day lang na nabawasan, as in malaki, nag-worry po ako. Gusto ko na rin ibahagi sa inyo. Kasi nag-message po ako nung nakarang araw na sa YouTube creator team na ibinahagi ko po yung aking madamdaming sulat ba? Yung binahagi ko yung nangyari sa akin sa creator ko na bakit ito nababawasan. Hindi naman sa... Ay, sabi ko po, sinabi ko na yung nga po sinabi ko na bakit nga po yung YouTube creator ko is nagde-decrease everyday ka ko. Pakitignan na lang po yung channel ko kung ano po yung nangyari. So yun po, simula noon na nag-email ako sa YouTube creator account, YouTube creator yung team, na nababawasan nga, yun nagsimula, everyday na talaga, as in, malaki yung nababawas sa akin. So, hindi ko na alam kung anong, hindi pa kasi sila nagre-reply sa akin, so, hindi ko alam kung nabasa ba nila, or na-review nila, na biglang bumaba talaga yung nag-decrease talaga yung revenue natin, hindi ko rin alam. So, bahala na sila kung ano yung dapat nilang gawin kasi hindi ko talaga alam. So, guys, in my opinion, lagi po natin i-check yung ating YouTube creator at saka yung Chrome natin
kung magkaiba ba yung analytics nila, doon na lang po kayo mag-worry. Para sa akin lang po yun. Opinion ko lang po yun, hindi po talaga ano. Sa akin lang po yun kasi naranasan ko na po. So thank you po. God bless po sa ating lahat. Thank you.